From the MGM Grand, Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Nagbigay nga po ng prediksyon ang dating light middleweight world champion Sergio Mora tungkol sa papalapit na laban ni na IBF World Lightweight Champion Teofimo Lopez at Unified World Lightweight Champion Vasily Lomachenko sa darating nga po na October 17. Ayon sa dating kampiyon na si Sergio Mora, hindi nga po basta-bastang world champion itong si Vasily Hightech Lomachenko sapagkat ito nga po ay 3-division world champion at 2-time Olympic gold medalist at kinikilala nga rin po bilang isa sa mga pinakamahusay na amateur sa kasaysayan ng boxing. Kaya naman para kay Sergio Mora mukhang masyado pang maaga para harapin ni Teofimo Lopez ang kalibre ni Vasily Lomachenko. Inaalala nga po ni Sergio Mora mga amigos na baka matulad kay Fernando Vargas or kay David Reed itong si Teofimo Lopez. I gotta go with Hightech Lomachenko. This will remind me of an old bull young bull situation which we see a lot in boxing. It reminds of Felix Trinidad with either David Reed or when he fought Fernando Vargas. Both of them Trinidad won. He went the distance and beat down David Reed and the other one he actually stopped and beat down and knocked out Fernando Vargas. Kung inyo nga pong matatandaan mga amigos, late 90s, early 2000s, sumikat ang pangalang Fernando Vargas sa junior middleweight division. Hawak ang kartadang 20 wins, no losses, no draws with 18 knockouts. Napakabata pa po nito ng isagupa kay Felix Trinidad. Then you gotta back it up though. Big left hook by Trinidad. Vargas is stunned and down. Tito Trinidad is released. Down goes Vargas on a big left hook count or he's lost this fight. Down goes Fernando again. He's a veteran. And that'll do it. At matapos nga po yung knockout loss ni Fernando Vargas sa kamay ni Felix Trinidad, hindi na nga po bumalik yung dating tikas ng Fernando Vargas. At tingin nga po na karamihan, yan po ang sumira sa karir ni Fernando Vargas, yung kabiguan sa kamay ni Felix Trinidad. At ito nga po ang inaalala ni Sergio Mora na baka mangyari rin kay Teofimo Lopez na sobrang bata pa nga po. Imagine first title defense mo, Vasily Lomachenko agad ng kalaban. It was too much too soon for young champions. I think that's exactly what will happen with Teofimo Lopez. He's a young, strong, hungry bull and a world champion, but he's dealing with 3-division world champion, a 2-time Olympic gold medalist, a world champion since his 3rd pro fight. There's stages to this. I think it will be too much for this young bull to bite off. Para nga daw pong bumangga sa matandang toro na may galawang matador, itong si Teofimo Lopez. Pero ayon naman sa kampo ni Teofimo Lopez mga amigos, bumagsak na sa laban itong si Lomachenko kaya hindi sila natatakot. Kumpiyansa ang mag-amang Teofimo Lopez na kaya nilang saktan itong si Lomachenko kapag nakatikim na mga suntok ni Teofimo Lopez. Ayon pa nga po kay Teofimo Lopez mga amigos, kung gugustuhin niya kaya niya ring lumaban sa junior welterweight sa ngayon. Kaya naman talagang kumpiyansa ang Team Lopez na kaya nilang saktan si Lomachenko. Pero kung kayo ang tatanungin mga amigos, sang-ayon ba kayo kay Sergio Mora na masyado pang maaga para kay Teofimo Lopez na humarap sa katulad ni Vasily Lomachenko? Ano man ang inyong reaksyon ay welcome yan sa ating comment section. Alright, so hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli, adios amigos. Walang preno baby.